Kumustahin naman natin ang galagay ni Hingog City Mayor Ruth Guingona. Nasa linya po ng telepono ang kanyang anak, si Senador TJ Guingona. Umagang kay ganda po, Senador. Umagang kay ganda, George. Ay, unahin ko na lang po, kumusta po ba ang kalagayan ngayon ni Mayor? Well, at least stable na siya. She's still in pain sapagkat may shrapnel siya sa katawan. May mga pumasok na shrapnel at bali yung paa niya at saka yung kamay niya. So this morning, she's going to undergo some operations para mabalik yung mga matanggal yung shrapnel at saka mabalik yung nabasag na buto. Senador, inako po ng NPA na sila ang nasa likod nito at humihingi po ng paumanhin. Pero bilang isang lingkod mo, bilang isang lingkod bayan, paano po ninyo tinatrato ang nangyaring pag-atake sa inyong nanay? Well, yung mga nangyari at saka yung mga nangyari pa dati, kasi pagkat before this marami ng incidents. In fact, if you remember, a month ago, kinugod rin nila yung Del Monte Plantation sa Bukidnon at meron din mga namatay ito na hindi naman dapat na mamatay. Lahat ito nabibigay diin at importansya sa pagbabalik ng dalawang panig sa peace talk. Sapagkat it is only once meron matagumpay na peace agreement na mawawala lahat ng isyong ito at hindi na magkakaroon ng insidente. At kung sa baliktarin namin at natin ang sitwasyon, kung wala naman peace talks, paramin ng parami itong insidente, magkakaroon ng escalation. At alam natin, George, na kung merong gera, walang panalo sapagkat lahat ng panig, both sides will have victims, both sides will have casualties. And we all know that when there is war, ang pinakamalalang biktima, pinakamaraming biktima, yung mga innocent civilians, mga kababaihan at mga bata. So dapat magkaroon ng lasting peace sa pamamagitan through sincere peace talks. Eh, katulad na po nito nangyari sa nanay ninyo, na siya pa yung naipit dito sa sitwasyon dahil nga sa kawalan ng pag-uusap ng magkabilang panig. Ganun nga po nangyayari. So itong lahat nangyayari, manifestation ng ito, na importante ang peace talks. Tignan natin yung nangyayari with the MINF, although may mga problema from time to time, yes, pero at least nagpo-proceed ang peace talks. At very confident ako by 2015, mayroon ng peace agreement between the government and the MILF. Dito naman sa kabilang panig sa CPP-NPA, ang kailangan natin ang walang tigil na pag-uusap. Sapagkat once magtigil na pag-uusap ang dalawang panig, wala nang ibang alternatibo kundi ang paggamit ng armas. At hindi dapat yun. Sapagkat lahat naman tayo magkakit na Pilipino sa isang bansa. Nakumusta niyo na po ba, Senador, yung mga kasama ni Mayor na nasawi dito sa pangyayaring ito? Yung namatay, yung driver ng nanay ko na nag-shield sa kanya at saka yung aide, magkapatid pa naman sila. At we are grieving for their families and we really condemn itong insidente na nangyari. Hindi dapat nangyari ito. At bukod dun sa dalawang namatay, meron pang dalawang members ng Philippine National Police na medyo critical ang kondisyon. Nasa hospital ngayon kasama ang nanay ko. May nabanggit na po ba yung doktor kung anong posibilidad kung kailan sila makakalabas o tungkol sa progress ng kanilang pagaling? Well, doon sa dalawang Philippine National Police, hindi pa masabi kung sapagkat yung isa may tama sa may parang brain hemorrhage or something like that. So, hindi pa nila masabi. Yung sa nanay ko, this morning she will undergo operations. Urge. Maraming salamat po, Senador TJ Guingona.